Give me examples of 2D shapes. A circle. Mm-hmm. A square. Mm. A triangle. Mm-hmm. And a rectangle. Hello, Teacher Sarah. Hello, Mom. Hello. This is my student led conference. Now, with all that support, we are here to help you do what? Perform. I want you to be confident, okay? Ito ang Uganda, the pearl of Africa. Budding stars. And what's the color of the shirt? Green and gray. Very good. Green and gray. Wow, look at you. Look. You're like a football player. Put it inside, okay? Why? You like it? Mm. Aww. Then wear your shoes. And my socks. So smart. And the socks is like this. Dark blue with white straps, and then your sweater. Malamig kasi dito sa Uganda, guys, kaya dapat meron silang sweater. What's inside the classroom? So, time check tayo, alas 7 ng umaga. Dapat nasa school na si Kulit-Kulot ng 7:30. So, nakabihis na siya, kakain na lang, and then pwede na siyang ihatid sa eskwelahan. Okay, let's go. So, yung mga kuya niya walang pasok ngayon dahil ngayon ay parent-teacher meeting. Oh, want to sleep? I like mango juice. Okay, put in the bag. Okay, my clothes. So, every morning, nag-iimpake si Kulit-Kulot ng kanyang bag. Meron siyang snacks. Okay, put it. And then, gatas. Tapos dito na side, meron siyang extra clothes for instances na kailangan. No. No, wala sa mood si Chico. Gising na si Chico ng alas 7. Ali, go back to sleep. It's here. Sit. Breakfast? Yogurt. Yogurt. Mmm, yummy. Yogurt strawberry. You like it? Mm. Finish na kay Uncle Timothy is waiting. Ayun guys, ayan kami ni Chico Chico. Alam niyo yung ginagawa namin dahil sobrang loyal kami sa aming mga mukha. Andito at nanonood kami ng aming sariling vlog. Ayan. So kasama ko din si Joseph dahil si Joseph tinitrain natin kung ano yung itsura ng mga vlog natin pag before tsaka after. So ayan si Joseph. Hi, we are watching. We are supporting and we are not skipping ads. Because the ads... We're not skipping ads, so if we can do it, you can too. Alright. Alright guys, patuloy natin yung panonood ngayong umaga. Time check tayo. Hi. Chico, Chico. Bako ng tae. Hi. Hi. Let's go. Let's go. Let's go. Tignan niyo, takot si Chiyo kay Andy Cam. Let's go.
Let's go, let's go, let's go, let's go. Say hi to Auntie. No! Hi, Chico. Brown out ngayon guys, wala kaming ilaw, walang kuryente. Wincy, Wincy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and wipe up all the rain. Ready? And Incy Wincy spider went up the spout again. Yay! Again. Mm-hmm. Yay! Another one. Give him the purple. Yes. Clap your hands for Chico. Yay! green. Tell him the colors. Yes, yes. But if you put them together, you see, they're fighting. Do you want to try? You see? They repel. The word is repel, okay? Try N and N this time. N and letter N on the other side. They repel. Show them. You see? We understand. Okay, now you can do your work. Are you ready? Number two. O. S. I. O. O. S. I. So, tamang-tama dahil ang homework pala ni Ali ngayon ay addition. So, meron akong nabili na learning educational toy. Ang ingay ng bahay namin, guys. Ayan. So, ito ay computation study box para sa mga bata. Ganda. Tsaka, mura lang ang bili ko nito. 129 pesos sa General Santos City. Walang kuryente. Ang dilim. So, ganito ang itsura. You teach him how to play that thing. Ganito ang itsura niya, guys. Pwede siya addition, pwede siya subtraction, pwede din siya multiplication. So, tara, gamitin. So, alam niyo naman na na-hire na ako sa restaurant na yon, Chicks and Chunks. Pagmamay-ari ng Pilipino-Ugandan. So, ngayon, humihingi ako ng flyers para makatulong tayo. Makatulong tayo sa pagbibigay ng ano, ng flyers. Alright, thank you. Naglalaro ng Scrabble. Kasi I really encourage them na huwag gamitin yung mga gadget katulad ng TV at tablet. So marami tayong toys kahit na makalat, okay lang. Time check tayo, alas 11 na ng umaga. Maya-maya, kailangan na naming mag-prepare para pumunta ng parent-teacher meeting. Alright! Andito na naman kami, ang buong pamilya ng The Yigas! Mag-ano tayo, attendance check. Ready? Say your name and say if you're present. Say your name. Ako mag say ng name and then you just say present. Nasri. President. Ali. Present. Kahil. President. Toby. Okay, Toby is not here. Joseph is there. Say present. Hi. Of course, Timothy is also here. Yeah. He's driving. And then, nandito na akong inyong lolang tindera, guys. Hindi ako nagda-diet, nagkataon lang na nakalimutan ko na oras na naming umalis at ako'y hindi nakakain. So ngayon, naglalaway na yung aking, careful here. So ngayon ay merong meeting ang mga bata. Ito ay tinatawag na parent-teacher meeting at saka, careful. At saka led conference, student-led conference. Ayun, ibig sabihin, babasahin ng mga bata ang kanilang performance level, ang kanilang mga natapos ngayong term. Ayun, bago sila mag-start ng kanilang bakasyon. So, syempre, ito na rin yung time para makapagtanong ako sa mga guro ng mga anak ko kung kamusta ang kanilang performance, hindi lang sa academic, kundi pati na rin sa kanilang social performance. Ayun, gusto kong malaman kung okay ba yung behavior ng mga bata, kung okay ba ang kanilang performance when it comes to their friends. Magaling ba silang makisama? Hindi ba sila nagsasalita kapag nagtuturo yung teacher? So, importante sa akin yung mga ganun, yung mga behavior. So, tingnan natin ngayon ano yung malalaman natin about kay Muhammad Ali, about kay Prince Kahil Sekamanya, at syempre, lalong-lalo na kay Nasri Tariq Yiga! Woo! Look at them. So serious. I think may bagsak to ba?
You have failed grades because you're quiet, right? No. This. That, uh-huh. This. That, this one. Is it ready? Yes. Four. Like six. Five. Six. One, two, three, four, five, and then one more. Look at those ones. Thank you. How much? 3,000. Alam nyo kasi guys, yung gonja, hindi lang siya perfect pang merienda. Perfect din siya pang lunchtime. Lalo na pag gusto mong pumayat. Pero ako gusto kong tumaba, so 6 yung bibilhin ko. 3,000 lang pala. Ibig sabihin, 6 na piraso ay 3,000 Ugandan shillings or 30 pesos. So ang isang piraso ng gonja ay 500 shillings or 5 piso. Salamat. I said salamat. Thank you. Webalen nyo? Galing nyo. Alright. Tara guys, dumiretso na tayo sa eskwelahan ng mga bata. Bye-bye, mama. Kale, bye. I have 6. Is this going to be enough? Yep. Yeah. Need to help them. And then there are those who are super rich. They have everything. Is everyone enjoying their gonja? Guys, andito na tayo sa eskwelahan ng mga bata. So, ayusin ko lang yung aking hijab. And then, mag-proceed na tayo. Ang pinakauna natin na schedule ng meeting ay kay Kuya Nasri. Si Kuya Nasri ngayon ay primary 6 na. So, medyo seryoso na yung kanyang level. So, tara. Excited akong makinig kung ano yung report ng teacher ngayong term. Dahil, last term or 2 terms back, medyo nahihirapan si Kuya Nasri sa kanyang academics. So, tinry natin mag-back up from home. Turuan siya at saka mag-practice siya more sa bahay. Tingnan natin kung nakatulong at merong improvement. Tara! Yes, I'm making a video. Alam ko marami yung nagtatanong sa inyo matagal na bakit dito namin in-enroll yung mga bata kahit sobrang layo. As you all know, ang eskwelahan na to ay isang oras galing sa bahay. Isang oras papunta, isang oras din pa uwi. So dati ako yung driver ng mga bata. Pero minsan kasi guys, marami akong trabaho sa phone na hindi ko nagagawa dahil nagmamaneho ako. So kailangan kong kumuha ng driver para magsuporta. Ayun. At the same time, ito ay isang international school dito sa Uganda. So meron silang 2 curriculum, merong national curriculum or local curriculum at saka meron din silang Cambridge curriculum. Ayun. So ang mga bata, naka-enroll sila sa Cambridge. Yun. So si Muhammad Ali, primary 1 na siya, si Kahil ay primary 4, then si Kuya Nasri ay primary 6. Hopefully baka mag-join din si Kulit-Kulot very soon, pero not now kasi 3 years old pa lang siya. So, ang eskwelahan ng mga bata ay nasa 3 floors. So, yung kay Kuya Nasri, syempre sa pinakamataas, which is 3rd floor. Masyado akong hands-on sa mga bata. Kasi, ang mga bata, kapag nakikita mo, kapag sila, persistent sila at focus sila mag-aaral, mas nag-e-enjoy sila kapag sinusuportahan sila. Ganito naman ang bird's eye view ng mga bata. Kapag nandito sila sa upper floor. So, nasa basketball court si Kuya Kahil. Ayan. Naglalaro siya ng basketball sa ibang mga estudyante. Si Muhammad Ali andito din. Pero, I feel like nasa playground siya. Oh, hindi ko nakikita si Muhammad Ali Yiga. Ali, what are we doing with those papers? We are going to show people chicks and chunks and then we'll see if they're gonna come. Show us the paper you're holding. Yeah, so we are... Give me examples of 2D shapes. A circle. Mm-hmm. A square. Mm. A triangle. Mm-hmm. And a rectangle. Very good. Any other things you learned in numeracy? We learned about floating and sinking. Wow. Yes. Mm-hmm. Give me things that floats. A paper. Mm.
a duster. A what? A duster for writing the board. How about pencil? Just that end of film. Mm. So he didn't make it to the end of the film. All his papers are all here. Academically, I can see. Okay. Hello, teacher Sarah. Hello, mom. This is my student led conference, and this is my portfolio. My name is Prince Kahil Sakamanya, and the date is 17th March 2023. My academic record marks are numeracy 81%, literacy 79%, science 75%, global perspective 74%, and computing 63%. Digital literacy. Now, with all that support, we are here to help you do what? Perform. I want you to be confident, okay? What? Alright guys, natapos din ang aking meeting sa mga guro. Minsan nakaka-drain lalo na kapag yung ating mga report ay hindi masyadong okay. So kay Muhammad Ali Yiga, academically he was really good. Nakita ko yung mga improvement niya pagdating sa pagbabasa, pagdating sa counting, addition, at least merong improvement at mas magaling na siya when it comes sa reading. Pero guys, yung challenge ko kay Muhammad Ali, kung gaano siya kabagal kumain sa bahay, ganun din siya kabagal kumain dito sa eskwelahan. At saka madali siyang nadidistract sa mga gawain sa classroom dahil nakikipag-usap siya sa mga classmates niya. Pero okay lang, we will try to teach them more. Pagkatapos naman noon, I went and meet Kahil's teacher. Kahil naman ay nasa primary 4. So when it comes to academic, Kahil also was coming, he's coming back where he was 2 terms ago. So last term, medyo bumagsak siya. So ngayon, binawi niya. Medyo goods tayo dun. Pero ang naging problema ko naman kay Kahil, meron siyang mga behavior na hindi acceptable. Katulad ng minsan, palagi siyang nagjo-joke kahit wala na sa oras, or nakakalimutan niya yung focus niya sa klase. Like, dumating na yung teacher pero hindi siya ready for the class. So, in-advise na naman namin si Kahil na kapag nandiyan na yung teacher or 5 minutes before the class, he always needs to be ready. Ayan, dapat naka-toilet na siya, nakainom na siya ng tubig, at saka physically, kalmado na siya at prepared na yung mindset niya for the class. Now, for Kuya Nasri naman, everything is okay. His behavior, he is well-mannered. He has no problem with his friends. Ayan, so goods tayo dun. Ang struggle ko naman kay Kuya Nasri ay ang ang struggle ko naman kay Kuya Nasri ay ang kanyang academic grades. So ngayon kasi guys, medyo concern ko, yung challenge ko sa kanya ay hindi niya pa nakikita yung kusang loob ba na mag-study. Wala siyang voluntary sa sarili niya na, uy, kailangan ko mag-study kasi bagsak ako last time. Uy, kailangan ko mag-study kasi hindi na joke tong level ko ngayon, grade 6 na ako or primary 6 na ako. So hanggang ngayon, ginagawan ko pa siya ng schedule at lagi ko pa siyang kinakausap na mag-focus. Ayun. Kasi lalong-lalo na yung foundation niya sa English, sa math, yung dalawang subject na yun ay very core subject. So ayun lang guys, anyway, nakasimangot ng lola ninyo, ang dami ko ng age lines. Pero nag-enjoy naman ako ngayong araw at masaya ako at naging productive tayo at na-meet natin yung mga teachers ng mga bata. So ngayon, uuwi na tayo guys. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Gutom na yung mga bata guys. So nag-stop tayo ulit dito sa Shell. Buti na lang yung mga Shell dito parang merong cafe na portion. So, pwede tayong bumili ng pang merienda. Hello, Jebeleko!
Okulamu buli butia. Lamu bulungi. I know how to speak Uganda. How? Okay, let me get them. Like, nandito tayo sa suki natin si Mr. Emma. Can you say hello to my viewers? Hello. Hi. Mr. Emma is always taking care of my orders, guys. Kapag may mga gutom, pag marami ang gutom namin at kailangan namin ng mabilisang merienda, ito ang perfect stop. So this place is called the Big Man's Cafe. So as you can see, he's a big man. That's why it's named after him. Okay guys, bago tayo umuwi, kailangan nating bumili ng mga gulay at prutas para sa bahay. Ito guys ay yung cowpeas. Come closer. Yan ang tinatawag nilang cowpeas, pero I think pwede din siyang tawaging green peas. So masarap to, gawin lang siyang sauce, gisahin lang with kamatis at sibuyas, and then isawsaw ng chapati. Okay, bumili din ako nito guys. Ito ay parang kulitis. Pero ang tawag dito ay dodo sa Uganda. So 1,000 yung isang bugkos or 10 piso. Easy, yeah, indeezy. Last time pala napakita ko na to. Paborito kasi to ni Chico Chico eh. Ang buong set nito ay 3,000 Ugandan shillings or 30 pesos. So let's buy one. How about this? Ganito guys, in season ang mangga ngayon. Ito yung itsura ng mangga dito. Parang sa Pilipinas, mango apple ang tawag. So, 1,500 Ugandan shillings naman yung isa or nasa 15 pesos. 15 pesos, ayun. I think this one. Alright. Okay, never mind this one. Okay, how much man? Hi, salamat guys. Nakauwi na kami ng bahay at ito at bitbit ko ng aming mga sobrang merienda at aming kinamalengke. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon at hindi na naman naging boring ang araw ko. Ayun. Siyempre, kung hindi pa rin kayo nakapag-subscribe, guys, i-press nyo naman yung subscribe button dyan. Ay, nandun pala sa baba. Paki-press na lang guys ha. And then, I'll see you guys on the next episode. Kaboom!